Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ipinagmamalaki po nating ipagdiwang ang dakilang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Sa pamamagitan ng krus, tayo po'y naligtas. Ang banal na krus ay instrumento ng ating katubusan mula sa kasalanan. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugdan.
ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuhin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalha ng Panginoon ng makabandag na ahas at sino mang matuka nito ay mamamatay.
Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa Kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Lumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikim. At sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito ay mahiwaga. Datapwat noong sila'y lilipuli ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taas ang Diyos ay kanilang manunubos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat siya'y pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Gayunpaman palibhasay, Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa
at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang, ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maniniklohod at sasamba sa Kaniya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusa ng sanlibutan kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong dakilang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbebendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mahalaga sa buhay ng Kristiyano ang krus. Bago tayo magsimula ng panalangin, sa simula ng misa, sa simula ng dasal, tayo po ay nagkukrus sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Naalala natin ang dakilang paghahandog ni Jesus para sa atin. Inalay ang kanyang buhay, pagsasakripisyo upang matubos tayo. Ibahagi ko po ang kahalagahan
ang importansya ng krus na banal. Ang krus, instrumento ng kaligtasan. Ito po'y mahango sa mga pagbasa, sa tatlong pagbasa. Una, ang krus, instrumento ng kaligtasan. Pangalawa, ang krus ay instrumento ng tagumpay. Pangatlo, ang krus ay instrumento ng pag-ibig. Sa ating unang pagbasa, hango sa aklat ng bilang, ang krus, instrumento ng pagpapagaling ng kaligtasan. Matigas po ang ulo ng mga Israelita. Ang daming mga reklamo. Imbis na tumanaw ng utang na loob, kung ano pang satsat ng satsat, mga kung ano-ano pang mga sinasabi na hindi maganda, kaya pinarusahan sila, pinagtutuka sila na mga ahas at maraming namatay. Pumunta naman sila kay Moises. Moises, mabagitan ka naman. Namamatay na, tinutukan, napakadami mga ulupong, mga serpente. At si Moises ay nakiusap sa Panginoon. Nahabag ang Panginoon, ang utos ng Panginoon kay Moises. Gumawa ka ng tansong serpente, ahas, na kapalibot sa isang haligi. At sino man ang tumingin dito, ang mga may sakit, gagaling. Itong serpente na kapalibot sa haligi, medicinal. Hinahanap natin ang pagpapagaling. Itabi muna natin ang pananampalataya. Sa sekular na paningin, yung World Health Organization, yung Department of Health, ano ang kanilang simbolo? Ano ang kanilang logo? Hindi ba ito serpente na nakapalibot sa haligi? Bakit simbolo yan? Kasi yan ang medisina, yan ang gamot, yan ang magpapagaling. Sekular na mga institusyon ito, ginamit itong okasyon sa lupang lumang tipan. Kaya nga, mamaya idudugtong ko sa Ebanghelyo. Sapagkat kung papano itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, kailangan itaas ang anak ng tao sa krus, sa makatwid. Sapagkat ang ahas na sa haligi, lumang tipan, ang bagong tipan, ang mas makapangyarihan ng krus ni Kristo, tinaas. Ang krus ang magpapagaling. Kaya araw-araw tayong nagnonobinaryo kay San Roque. Si San Roque, namamagitan na ang krus, mabisang, lagi kong sinasabi araw-araw, mabisang gamot na laban sa salot, larawan ng mahal na krus. Krus, instrumento ng pagpapagaling. Pangalawa, ang krus, instrumento ng tagumpay. Sa pangalawang pagbasa, sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Sino ba si Jesus? Si Jesus ay Diyos. Ngunit imbis na siya'y magpakadakila, siya'y nagpakababa. Naging alipin, naging tao katulad natin. Sobra-sobra ang kanyang pagkababa, ang pinakamababang naabot niya, hindi siya nagkasala. Kamatayan, opo, kamatayan sa krus. Ngunit hindi krus ang katapusan. Mula dyan, siya'y ibinangon, itinaas, itinampok ng Panginoon, ng Diyos, at nilululhati at ikakadakila ng lahat. Kaya pagpapakasakit, kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Ang krus ay simbolo ng tagumpay at
panalo. Una, krus, simbolo, instrumento ng pagpapagaling at kaligtasan. Pangalawa, ang krus, instrumento, bihikulo ng paggumpay at panalo. Dumako naman tayo sa ating ebanghelyo ayon kay San Juan. Sapagkat pinaliwanag nga ito si Nicodemo, patagong disipulo. Siya'y pariseo. Eh, may katungkulan siya. Gusto niya na tumulong kay Jesus ng palihim. Kaya nung gabi noon, nag-usap ng masinsinan at malalim ang kanilang mga pagninilay. At sinabi ng Panginoon kay Nicodemo, kung papano itinaas ni Moises ang serpente sa ilang, itataas ang anak ng tao, itatampok siya. At ito ang konteksto. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya isinugo niya ang kaisa-isa niya, bugtong na anak, upang tayo hindi mapahamak kung hindi tayo maligtas at bigyan ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Gayon na lamang ang pagmamahal. Mga kapatid, ito po, pag-ibig sa atin. Kaya napaka makahulugan. Ang iyong buhay ay inilaan upang kami tubusin sa kasalanan. At sa kalbaryo, krus ay pasan-pasan, at ito sa'yo ang pagpapakuan. Awit po natin yan, Poong Jesus Nazareno, ni Esang de Torres. Krus ay pasan-pasan. Kaya napakahalaga po, pagnilayan po natin ang kahalagahan ng banal na krus. Nawa, tayo'y tumayanaw ng utang na loob ng krus ay krus ng kaligtasan, krus ng tagumpay, at krus ng pagmamahal. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagmahal ng labis sa mundo, kaya't ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus para sa atin. Ang tugon po natin, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, binggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, binggin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan sa lupa, naway magpatuloy sa paglaban patungo sa tagumpay sa ilalim ng bandila ng krus, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga mamamayan ng ibang bansa at kultura, naway makatagpo ng kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristong itinaas ng Diyos, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nangangailangan ng habag at pagpapatawad ng Diyos, naway makatagpo ng pag-asa sa krus ni Kristo bilang daan sa kapayapaan at pagkakasundo, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makita sa krus ni Kristo ang pag-asa sa lubos na paggaling at panunumbalik ng kalusugan, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nahihimlay kay Kristo, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan, sa pamamagitan ng dugo ng sakripisyo ni Kristo, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ama naming mapagmahal, nasa krus ang aming pag-asa sa buhay na ito at sa kabila. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan
habang nagpupuri kami sa iyo dahil sa iyong mga awa sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa damba ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinasyang sa kahoy ng krus. Ang sangkatauhay tubusin ni Jesus, sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siyang nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghela nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Dinarapin na ng lahat ang napatay.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay unitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sala. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwang sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo, tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, yung sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Father po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
sa pagmamahal ng Diyos. Sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Buktong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanawag sa mundo, nagdusa't dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa suwayin sa nais mo. Di man pansin laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Manalangin tayo. Panginoon Jesucristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasa gib ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang baliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong kutugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalala nila mga pangako na sa binyag na ikaw ni ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin.